Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Hardines Sermio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taong paparating na 2023. And for today's video and for today's update is gusto kong ibahagi sa inyo ang aking naripat na isa sa mga halaman, isa sa mga prutas na pinakamaswerte base na rin po sa ancient feng shui dahil sa kanyang masangsang na amoy. Ito po ang popular na tinatawag na calamansi fruit. Nakakatuwa guys kasi po hindi ko inaasahan na magiging successful po ang pagpaparami ko. Ang halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng seed or buto. Para po mas maging matagumpay palalo ang ating propagation, ang pinakabinhi neto ay ibibilad po natin. Ang buto po niya ay ibibilad po ng 1 to 2 days bago po natin siya itanim mismo doon sa fast draining na soil or lupa. Bakit nga ba hindi nawawala ang kalamansi na ito sa isa sa mga pinakamaswerteng halaman? Dahil sa kanyang kakayahan sa pagtatanggal at pag-aalis ng mga hindi kanais-nais na bagay, elemento na negatibo. Nagtatanggal din po ng mga hindi kanais-nais na vibes, vibration na dala ng ating mga panauhin, kapitbahay. Kaya hinihikayat ko po kayo na magkaroon po kayo neto ngayong taon para siya po ang magsilbing protection at shield sa ating buhay at pamilya. At kapag naglagay po tayo, nag-alay po tayo ng isang bungkos ng mga prutas na kalamansi mismo sa ating altar, yun po ang magsisilbing offering para sa ating mga deities, para sa katuparan ng ating mga panalangin, minimithi at pangarap sa buhay. Madali lamang pong alagaan ng ganitong citrus fruits. Mas gusto niya pong dinidiligan everyday. Kumbaga isang tabo ng tubig po ang ipandidilig natin sa kanya. Kapansin-pansin po na naging lush and bush na po ang aking halaman dahil isa po sa mga sikreto ko para mas lalong maging malago, masagana at makapagbigay ng isang matangkad na postura is gagamit po tayo ng powderized eggshells dahil proven na mabisa po iyon sa nagiging aid. Dahil ang powderized eggshells po ay napakayaman sa calcium content na kinakailangan ng ating mga Lakhin Feng Shui houseplants para sa kanilang malusog na postura. Kung kaya naman, huwag na talaga kayo magpawala. Magtanim na po kayo neto. Isa sa mga common houseplant na sikat sa Pilipinas at sa ibang Asian countries. Dahil sa paniniwala na kapag meron ka neto mismo doon sa harapan ng inyong pintuan, ito po ang tutulong para alisin ang bad omen, ang balji, mga palipadhangin, kulam. Kontra din po ito sa kamalasan at kapag napamulaklak at kapag napamunga natin maraming bunga ang hatid ng ganitong halaman, ito po ang tutulong sa atin para haltakin ang mga blessing na matumal at para mas lalong dumami ang swerte at buenas na ating natatanggap araw-araw is talagang maglalaan po tayo ng panahon, oras at ng enerhiya para alagaan po siyang mabuti. Mas magagampanan pa neto ang kanyang tungkulin sa pagiging money magnet attractor kapag nilagyan po natin ng 7 laso ang kanyang mga tangkay. Napakaganda guys, di ba? Nilagay ko lamang po siya dito sa lata ng pintura. I'm planning to repot. Mas lalaking matangkad at makapagbibigay ng maraming suloy, bulaklak, bunga at mga dahon at malalapad na tangkay kapag inilipat po natin sa isang container na may malaking espasyo. Yun po ang nagbibigay tulay para tumangkad palalo ang halaman na ito. At base na rin po sa aking experience, inilagay ko po siya dito sa silangang bahagi,
specifically northeast portion ng aming bahay para mahaltak namin ang napakaswerte, napakahiwaga, isang napaka buenas na chi, dahil ang silang bahagi doon po sumisikat at sumisinag ang araw, at yun po ang nagrepresenta ng isang kapalaran na siksik, liglig, nag-uumapaw ng kagalakan, ng paggaling, ng pag-asa, prosperidad at ng good fortune. Marami po talagang benefits or benepisyo ang nasabing calamansi plant, kung kaya naman kapag napamunga at kapag napamulaklak nyo pa ito ng sobra, for sure, ito na po ang makapagpapabago ng ating buhay. Isa rin po sa mga bagay na gusto ko sa halaman na ito is talagang simula nung nagkaroon ako, nagparamin ako neto, hindi mawaglit, hindi maputol ang mga sikulo, hindi maputol ang mga sikulo na blessing na aming natatanggap sa buhay. At para mas lalong dumami pa ang ating mga blessing, ay sadyang kailangan po nating gawin ito, magbahagi po sa mga taong malapit sa ating puso, pamilya, kamag-anak, kaibigan, at sa mga taong mas nangangailangan ng tulong, para mas lalong dumami pa ang mga blessing na ating natatanggap sa buhay. Disclaimer lamang guys, lahat po ng mga ibinabahagi ni Sir Mio Vlogs ay base lamang po sa kanyang karanasan. Kung may gusto po tayong makuha, lalakipan po natin talaga ng sipag at syaga. At para mas matagumpay nating makuha ang ating mga panalangin, pangarap, is huwag po nating kakalimutang isamang Diyos ating mga intensyon. Ito po siya guys. Ilagay nyo din po siya mismo doon sa inyong harapan na pintuan ng inyong negosyo, para po siya ang magsilbing daan para haltakin ang mga customer services, mapanatili ang financial stability ng ating negosyo, at para alisin din ang mga hindi kanais-nais na enerhiya, unhealthy vibrations, elements na hatid ng ating mga customers at ng mga taong bumibili po sa ating negosyo. Isa mapagpalang umaga po ulit, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga impormasyon na makakatulong para mas lalong buenas ang hatid ng ating mga luck and feng shui houseplants. Isa mapagpalang umaga po ulit, nawa'y sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.